Ako si Imelda, isang babaeng desperada. Pero oops, huwag niyo muna akong huskahan. Dati ay hindi ko alam na desperada ako. Pero madalas akong tawaging desperada ng mga tao sa paligid ko. Eh hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin ng desperada eh. Ang totoo niyan, Song, determinado akong tao. Hindi ako basta-basta sumusuko sa hamon ng buhay. Malakas ako at matapang. Hindi talaga akong nagpapaape at lalong hindi ako basta-basta nawawala ng pag-asa. Pero itong parte ng pagkatao ko, ang lumunod sa akin sa kumunoy at hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakaahon. Nagkaroon ako ng anak sa aking unang jowa. Naghiwalay kami dahil sa sobrang tamad at irresponsable niya. Itinaguyod kong mag-isa yung bata. Ni kusing wala akong natanggap sa kanya. Hindi ko na siya inobliga dahil nga matalino at madiskarte ako. Malakas ang loob ko na kaya ko. 3 taon pa lang yung bata nang dumating si Jaime. 23 ako noon. In fairness, gwapo siya at tahimik na tao. Pero maraming bisyo, katulad nung una. Well, naging okay naman ang aming pagsasama. Wala namang naging masyadong problema. Basta one day, nag-break lang kami. Hindi ko alam kung anong dahilan eh. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw sa akin. Basta ang alam ko, nag-usap kami ng maayos na maghihiwalay na kami. Ang awkward, di ba? Malakas din kasi ang pakiramdam ko that time na babalikan din niya ako dahil hindi siya makakahanap ng tulad ko. Pero dumaan ang mga araw, linggo, buwan, hanggang sa inaabot pa ng taon, walang Jaime na bumali. At ng mga sumunod pang taon ay nalaman kong ikakasal na siya. Nagulat ako. Agad ko siyang hinana para kausapin. Tinext ko siya at tinawagan, pero ang jowa niya ang sumagot. Ngunit naging mas lalo pa akong determinado para makausap at makaharap siya. Inabangan ko siya sa kalsada pauwi sa kanila. Dahil one way lang ang daan, nagpanggap akong nasiraan ako. At nagtagumpay nga ako, saktong mag-isa lang siya. Minobusinahan niya ako, pero dead ma lang ako. At pagbaba ko sa aking kotse, ay nagulat siya. At ako pa yung galit na nakatingin sa kanya. Pero hindi siya nagsasalita. Bakit hindi mo ako sinabihan? Tinanong ko siya. Ngunit umiling lang siya, Song. Jaime, ganun na lang ba ako kadaling kalimutan? Mahal mo ba siya? Muli ko siyang tinanong at sumagot siya. Imelda, it's been 2 years. Mag-move on ka na. Mahal na mahal ko si Jenny at magpapakasal na kami. Sumagot naman ako. Hindi! Jaime, hindi ako papayag. May panahon pa, Jaime. Pwede ka pang umatras sa kasal niyo, di ba? Ngunit umiling si Jaime. Imelda, matalino kang tao. Bakit mo ito ginagawa? Matagal na tayong tapos. At napag-usapan natin yon ng maayos, di ba? My gosh, 2 taon na yon. Aray. Sa mga sinabing yun ni Jaime, ay lalo akong natcha-challenge. Natitrigger na ang aking determinasyon. Hindi ko na siya sinagot at umalis na lang. Sa mga sumunod pang araw, ay naging abala ako kung paano kami magkakabalikan. Humingi na ako ng tulong at payo sa mga kamag-anak at kaibigan. At iisa lang ang sinasabi sa akin. Desperada daw ako. Pero hindi pa rin ako naniniwala
dahil ang alam ko lang, determinado lang ako. Ganun naman talaga, di ba? Kapag gusto mo, ay pagsisikapan mo. Alam ko, Song, wala kaming naging masyadong problema. Naniniwala rin ako na hindi niya ako basta-basta kakalimutan. Song, naninindigan lang naman ako. Gusto kong ipamukha sa aking mga kamag-anak at kaibigan na kakayanin ko. Magkakabalikan din kami ni Jaime. Nung mga sumunod pang araw, ay kung ano-ano ang mga pinaggagawa kong nakakakilabot. Dinadalaw ko si Jaime sa kanyang trabaho at inaabutan ng merienda at baon. Pero in fairness, tinatanggap naman niya. Kinaibigan ko pa nga si Jenny na kanyang fiancé. Inaya kong mag-disco kami at nung nalasing siya ay kinuhanan ko ng picture at saka sinend kay Jaime. Sa buong akala ko ay madidisappoint si Jaime. Pero wa-effect ang aking ginagawa. Gumasto pa nga ako eh. Nag-hire ng lalaking magpapanggap na manliligaw ni Jenny. Baka sakaling mabaling sa kanya ang atensyon ni Jenny. Pero wala pa din, so. One day, before the wedding, tumingin ako sa salamin. Parang nabasa ko na nakasulat sa aking noo ang salitang desperada. Pero ngumiti lang ako. Hindi. Wrong term yun. Determinasyon dapat yun. Hay nako, makapag-google na nga. Ano ba talaga ang pinagkaiba ng desperada at determinasyon? Abay, mag-google na din kayo. Basta ako, determinado ako. Pupunta ako sa kasal nila Jaime. Gagawin ko lahat ng pwede kong gawin para matauhan si Jaime. Sa araw ng kasal nila, ay siyempre sumipot ako. Andun din yung family ko dahil inimbita kami buong pamilya. Pero wala akong maitim na plano doon, Song. Dadalo lang ako. Umaasa ako sa milagrong mangyayari. Baka sakaling may twist. Pakiramdam ko kasi, magbabago ang isip ni Jaime kapag nakita niya ako. Ngunit alam mo, Song, naidaos ang kasal ng bonggang-bongga. Sa entourage pa lang, ay sumampal sa aking mukha na ito na nga, tuloy na tuloy talaga. Hindi ko namamalayan sunod-sunod na pala ang pagpatak ng luha ko. Hanggang sa napansin kong sa akin na pala nakatingin lahat ng mga tao. Nakaramdam ako ng hiya, kaya nag-walk out na lang ako sa simbahan. Sumakay ako sa kotse ko at nag-drive na lang ng nag-drive. Walang direksyon. Basta iyak na lang ako ng iyak habang nag-drive. Ganun pala, Song. Desperada at determinasyon. Sana, maaga kong inunawa ang salitang desperada. Oo, determinado akong tao, pero hindi pala applicable sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, wala sa pagpupursige. Pininit sa aking pinaunawa ng mga kakilala ko, pero hindi ako naniwala. Dahil sa sobrang tiwala ko sa aking sarili. Sa ngayon, Song, andito ako sa lugar kung saan walang masyadong nakakakilala sa akin. Magkasama kami ng anak ko at gaya ng sinabi ko, paninindigan ko ang aking determinasyon. Determinasyong mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking anak. So, gusto kong linawin ulit sa mga viewers na magkaiba po talaga ang desperada at determinasyon. Salamat po sa pakikinig sa aking kwento at pa-shoutout na lang po dito sa Nueva Vizcaya. Song pahabol, hanggang ngayon ay hindi pa pala ako nakakapag-move on.
pero determinadong mag-move on. Ito na yon. Hindi na ako desperada, pero determinado. Determinadong mag-move on. Truly yours, Imelda. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento, sa kwento ni Imelda. Pwede po kayong mag-comment. Ibato nyo nila po lahat ng gusto nyo ibato kay Imelda para naman na matauhan siya. Ayan, natauhan na po siya sa bandang huli. Ayan, at para sa mga gustong mag-inquire, i-PM nyo ako, inbox nyo ako. Depende na kung saan nyo gusto, mag-comment kayo sa comment box. O kaya mag-message sa aking Facebook, o Songadan. Ayan, pwede rin po sa inbox ng aking TikTok. Ayan, maraming salamat po.